question, kapatid na yun. Ano ang masasabi nyo? Ayan, one of the controversial issues raging in our society. Ano ang masasabi nyo sa artificial intelligence? So, nababahala po kasi yung iba eh. In a nutshell, yun yung ibig sabihin ng artificial intelligence. That's why it's called artificial. It's a form of intelligence programmed by humans. O, ang tao gumawa na yun. Yan, okay. Mayroon silang kaunting kaalaman, no? Intelihente. Intelihente sila in a way na kaya nila mag-calculate na mas mabilis. Sabi nyo nga, di ba? Opo. Makagagawa sila ng may higit na kakayanan at efficiency kaysa sa ordinaryo average na tao na ipinroglama nga sila ng tao. Nababahala po ng mga tao dahil yung ilan, gaya nung sa computer ko kasi mismo sa mga na-invento ngayon, yung mahusay na pagka pinaglagom-lagom mo yung mga salita, pwede nilang gawing isang magandang awit, magandang tula. May gano'n na, yung artificial intelligence na napaghahalo-halan, bibigyan nyo lang ng ideya. Magtatanong ka rin sa kanya kung anong mga bagay, objectively, sasagutin yung may mga tanong. Gaya ng ginagawa natin ngayon, may mga tanong na sinasagot po ng artificial intelligence. Ang pinangangamba ko kasi ng iba, baka ito eh, magkaroon na talaga ng sentience. Sentience, so sa wika English, yun, pagkakaroon ng feelings. Katulad ng tao. Katulad ng tao, ng consciousness, na parang may kaluluwa na nakararamdam na ng kanyang self-existence, na umiiral na siya na gaya ng tao, na nag-iisip na rin, gaya ng tao. Na may karapatan na rin siya na gaya ng tao, na dapat ay tratuhin kapantay ng tao. Ika nga. At ang isang pinangangamba po ko dyan, pasensya na ko, medyo mabilis tayo magsalita. Yung pong posible, potential na paghalili nito sa nagiging trabaho ng tao at nawawalan ho ng trabaho ng tao. Opo. Nawawalan ng trabaho, ng jobs, ng employment ng ilang mga tao. Dahil napapalitan na ho ng mga robot. Ano? Yes, correct. Which is very sad, but it's happening. Hindi natin masisisi ang mga may-ari ng kumpanya na nakikita na lang ang efficiency on the shorter term, shorter period, tsaka less expenses para sa kanila dahil hindi na sila mag-hire ng tao na susweldohan. Yun na lang robots or applications, tsaka programs. Tsaka po yung mga union-union. Yung pa, nababawasan. Yun po, ay realidad ngayon. Kahit noon, yan ay laman ng science fiction. Yan ba eh? Nakasulat sa Biblia na talagang mangyayari, kapatid na ayun. Kung tinutukoy po ninyo yung mga karunungang patuloy na natutuklasan ng tao, ano po? Yan po ay nakasulat sa Biblia dito po sa Daniel Kapitulo 12, versikulo po ay 4. Ganito po ang nakasulat. Ngunit ikaw o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Marami ang tatakbo ng parot-parito. It's a prophecy na mangyayari talaga yan. Alam kasi ng Diyos ang kapasidad ng pag-iisip ng taon. As time goes by, ang tao kasi, kahit tayo eh, nagsimula tayo sa ganitong simple. And when we grow old, tayo ay tumatanda, nakikita natin nating kapaligiran at tayo ay nag-a-adapt at iniisip natin kung ano yung improvement na magagawa natin sa ating kapaligiran sa kaginawaan din natin. Yun kasi tendency ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. Kaya nasulat niya sa Daniel eh. Darating at darating ang panahon, aakyat ang katalinuhan ng tao to the extent na kaya niya nang magumawa at mag-invento na mag-replicate ng ginagawa ng tao na rin mismo ng mga, sabi niya ni kapatid na yun, mga robot, programa sa computers na kaya nang i-replicate, i-duplicate na yung ginagawa mismo ng tao. So given po yan, mga kaibigan. Kumbaga, ng mga panahon na yan, ang kakayanan ng tao na makapag-travel sa pamamagitan ng paglalakad mismo, sumasakay sa mga hayop to travel, pero yun, limitado. Mahabang panahon ng pagbibiyahe. Pero ano sabi ni Daniel? Parot-parito na. So, it will be easy for people to travel to and fro. Opo. Na maging ang komunikasyon na ang paraan po ng komunikasyon noon eh, talagang mukhaan, mapaparating mo yung balita na magpapadala ka ng sugo. Ngayon, noon na telegrama, yung pinipindot na panahon ng Big Mommy, ganun. Yung Morse code, o kung ano man ang paraan ng, ng kanilang komunikasyon. Ngayon, almost every adult, o kahit ito yung nag-a-adult pa lang, merong cellphone, and with
a press on the gadget, you can communicate to people even on the other side of the world. Diba? Given po, no? Pati na, ayun, no? Nakasulat po yan na talagang uunlad. Ngayon, ang pangamba natin, kung ganyan, yan ba'y tinuturing na masama? Hindi po. At ang totoo po ay malaking tulong nga po para sa atin na mabuhay sa huling araw na ito. At nakikita mo naman po natin na napabilis po nito yung mga bagay na sa tingin po natin matagal pa bago natin ma-achieve o kaya ay mabuo. Pero sa tulong po ng mga bagay na ito na natuklasan ng mga tao, ito na nga po yung natawag nating artificial intelligence, napadali nating matapos ang anumang proyekto na matagal tapusin kung wala po ito. Correct, kapatid na ayun. Yung aspeto alalahanin ng masama, minsan kasi medyo nadadala tayo ng emosyon, ng damdamin, pinaparatangan natin yung gumawa niyan na masamang tao. Eh alam niyo ho, ang teknolohiya nagiging masama doon sa tao gumagamit. Opo. Lalo ang intention niyan para sa kabutihan. Nagiging mabuti talaga yung gadget o yung program o yung robot kung ginagamit sa kabutihan. Opo. O yung simple lang na ginagamit natin, example, yung martilyo. Martilyo ay isang instrumento na para sa pagkukumpuni, para sa paggawa ng bahay. Pero pag ginamit mo sa iba, nagiging masama yung martilyo. Masama din ba yung nag-invento ng martilyo? Hindi. Kahit ang Biblia, sinasabi natin, yan ay salita ng Diyos. Pero pag ginamit na may ibang motibo, nagiging masama tuloy ang Biblia. So it's a matter of tayo din na mga tao na nagmamanipula, nagmamaniubra sa mga bagay na nasa ating kapaligiran ang magsasabi na kung anong mabuti at masama. So as far as artificial intelligence is concerned, yes, we agree, nakakabahala. Tayo po baka mawalan ng trabaho. We'll never know, baka nangangaral sa inyo, artificial intelligence na rin. Pero of course, iba ho yung with emotions and feelings pa rin na nangangaral ng ebanghelyo. Sa ganang atin, mga kaibigan, what can we do about this? Tayo ba magpuprotesta na, lalabanan na natin? Yan nga po, isang bagay na hindi na natin mapipigilan. We have to adapt. How should we adapt? Basahin po natin, kapatid na yun. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 13, ang versikulo po ay 23. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Maraming nagiging pagkain sa pagsasaka, may ini-effort yung kahit yung dukha, may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Okay. Kung tamad, kung give up ka na, yun ibig sabihin, di ba? Walang mangyayari. So what should we do with the realities that's happening around us, mga kaibigan? We should take up the challenge. Harapin natin ang hamon na ito sa ating buhay. Kung sila po'y bantad to replace us sa ating trabaho, let's prove that we human beings can still do the job and do it better. Magagawa natin pa rin. Let's prove sa ibang mga tao na hindi pa nawawala, hindi nahuhuli ang humans. Yan yung artificial intelligence is there to help us. It may displace us, maalis tayo sa trabaho, pero sabi nga ng kasulatan, ini-encourage tayo to be a better version of ourselves. Magsipag tayo, let's improve ourselves, so pataasin natin ang level ng ating pagiging mga obrero, mga laborers, mga workers, mga empleyado, para hindi tayo mawalan ng trabaho. Hindi sa sinasabi natin, it's easy for us to say, madaling sabihin namin na ayuno. Pero yan ang nakasulat sa Biblia. Sasagana, marami pa rin pagkain. Ibig sabihin, magiging productive pa rin tayo kung tayo po ay magre-rely pa rin. Tayo yung ginawang superior ng Diyos over them, hindi sila ang superior sa atin. Opo. Kaya nga sa Genesis, mababasa natin, we were given, man was given the dominion over all. Kaya nga, nung unang nilikha ng Diyos, ang langit, lupa, mga hayop, halaman, kahit malalaki ang mga hayop kaysa sa mga tao, may superiority pa rin tayo mga tao sa kanila. And same is true with technology. Gawa lang din yan ng tao. Yung pangamba natin na baka sila na mag-take over ng world, tayo mga tao, mas matalino tayo dyan. We can simply pull the plug. Mawawala ng charge po yan. Yung mga nakikita natin na palabas sa pelikula, yung mga science fiction, science fiction po yun, mga kaibigan. God will not allow na to the extent na magkaroon ng sentience yan o ng kaluluwa sapagkat ang tanging may kaluluwa ay ang tao.
sa kung sa TV lang po natin makikita, mga minamahal ng mga taga-subaybay, yung pagiging may dominion ng mga robot, ano po. Pero sa katotohanan, sa Bible po, wala ko tayong makikita kahit po sa Apocalypse. Mm-hmm. Ang tao pa rin ang maghahari. Mm-hmm. Kahit po sa huling panahon, mm-hmm, tao pa rin at hindi robot. So yung tinutukoy naman ayun, no? Yung endgame, nakikita ko doon, wala akong sinasabi na machines will reign supreme. Opo. Wala akong ganun. Yung endgame nakalagay ho doon, it's plain, ang Diyos ang mananaig, yung righteous ang mananaig, sila ang maghahari for a certain period. Tama po, napakaganda punto yan, kapatid na yun. So, there we are, mga kaibigan. And we are hopeful we contributed dun ho dun sa pangamba. O hindi ho tayo nagko-contribute sa pangamba. Mais yung pangamba, maibsan ang pangamba natin dito sa emerging phenomenon called the artificial intelligence. Ang sagot ng Biblia!